sa mga suspect sa pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi, nahuli na ayon sa AFP. Exclusive! Ilang wanted sa kasong pagnanakaw na nakipaghabulan pa sa pulisya. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon. Pastor Apollo Kibuloy, pinahahabol na rin ng ilang kongresista kaugnay sa isyong kinakaharap ng Sunshine Media Network International o SMNI tungkol sa fake news. Ang sayang hatid ng maagang Pamasko para sa mahigit 100 persons deprived of liberty at kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang paglaya. Village of Lights at Christmas Carnival, dagdag sa mga pasyalan ngayong magpapasko. Christmas shopping with a cause, pwede rin isabay sa Noel Bazaar na mayroon na rin sa Alabang. At ang mga programa at personalidad ng Kapuso Network, pinarangalan sa Anak TV Seal Awards, kabilang ang 24 Oras. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May inaresto ng suspect sa pagsabog sa Mindanao State University na ikinasawi ng 4 na katao. Susi rin ngayon ang CCTV kung saan kita ang pagpasok ng 2 lalaki na may bitbit na bag sa crime scene pero lumabas na wala ng dala. Isa sa kanila ang nagtanim ng bomba ayon po sa mga saksi. Magkaibang set naman ng mga suspect ang pinangalanan ng AFP at PNP. At nakatutok si Chino Gaston. Suspect sa pagpapasabog sa gym ng Mindanao State University ang nakaitim na hoodie na pabalik-balik doon nitong December 3. Gayun din ang kinita niyang nakaputing long sleeves na may bitbit na itim na bag pasado alas 7 ng umaga. Bitbit pa kasi ng huli ang bag nang magkasunod silang pumasok sa gym pero wala nang bitbit nang lumabas. Alas 7:12 naman ng umaga, nangyari na ang pagsabog. Ayon sa mga saksi, ang nakaitim na hoodie ang nagtanim ng bomba sa loob ng gym habang isinasagawa ang isang Catholic mass sa loob. Pero sa ngayon, may dalawang magkaibang set ng suspect ang AFP at PNP. Suspect na ng AFP ang isang nagngangalang Jafar Gamo Sultan at isang alias Omar. Si Sultan, hinuli na nitong December 6 sa Barangay Dulay Proper, Marawi City ng pinagsanib na puwersa ng Task Force Marawi ng AFP at Marawi City Police. This development shows the seriousness of the government through the law enforcement bodies to identify and arrest those behind the bombing incident and at the same time to prevent another incident of like this. Mga suspect naman ng PNP sina Kadapi Membesa alias Engineer at Arzani Membisa alias Lapitos. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., patuloy ang pagtugis sa iba pang mga suspect. Sana sa lalong madaling panahon, matuntun na nila. Hindi lamang ang mga persons of interest at kung sino pa na sa periphery na may kinalaman dito. Tinaas na rin ang heightened alert sa buong Mindanao, lalo na sa mga malalaking lungsod. Gayun din sa Metro Manila kung saan pinaigting ang police visibility. Bantay sarado kahit mga simbahan ngayong holiday dahil sa pista ng Immaculada Concepcion. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 Oras. At kaugnay niyan, nasa Marawi na po si Special Assistant to the President, Antonio Lagdameo Jr. para kamustahin ang mga nakaligtas sa pagsabog alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinahabol na rin ng ilang kongresista si Pastor Apollo Kibuloy, kaugnay ng iniimbestigahan umano'y fake news ng SMNI. Pero sabi ng network, walang kinalaman dyan ang religious leader. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit hindi umano opisyal ng SMNI, bagamat itinuturing na honorary chairman si Pastor Apollo Kibuloy ayon sa legal officer ng network, pinahahabol pa rin na makabayon block ang religious leader. Porque sinabi na meron na daw
iba na nagmamay-ari, etc. Hindi pa natin nauungkat kung ano talaga ang role, no, ni Kibuloy dyan sa SMNI. Binanggit pa nila ang mga hinaharap na kaso ni Kibuloy sa Amerika. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Tapos, sex trafficking of children at saka bulk cash smuggling, no? The government must immediately extradite Kibuloy. Sagot ng legal officer ng SMNI, tungkol lang sa umunay fake news ng SMNI na may 1.8 billion pesos na travel fund ang House Speaker, ang imbestigasyon ng Kamara. Wala raw kinalaman doon si Kibuloy. Irrelevant yun. So that is in violation sa rules ng House. And that is unconstitutional. Si owner, hindi naman si Pastor Kibuloy ang nakihilaw sa operation ng SMNI. Nagsumite na rin ang sagot ang kampo sa hiwalay na investigasyon ng MTRCB sa minsang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programa niya sa SMNI na ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ay pagbabanta sa kanyang buhay. Giit ni Castro, paulit-ulit ang banta. Nangyari ulit no nung November 16, may mga repetition na ganito ay ano ba talaga yung nasa guidelines. Ito ay may mga calibrated na mga penalty hanggang suspension, etc. Sabi ng SMNI, magsusumite sila ng position paper kaugnay niyan sa susunod na linggo. Nananatili namang nakadetine sa kamera sina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos ma-cite in contempt. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Mala pelikula ang sunod-sunod na pagtugis sa tatlong mga wanted personality sa magkakahiwalay na lugar sa Calabar Zone. Bahagi po sila ng mahigit 100 na aresto sa rehiyon dahil sa pagnanakaw at iba pa. At yan po ang eksklusibong tinututan ni John Consulta. Pumarurot ang isang mobile ng Lucena City Police para ma-intercept ang target nilang sasakyan sa highway sa Lucena. Labas! Labas! Nang maharang at mapalibutan na ang kotse. Baba! Oh, baba dyan! Pilit na pinababa ng sasakyan ang mga nasa loob. Pero nagmatigas ang target ng operasyon. Kaya ang mga polis, puwersahan na silang kinuha. Sa huli, inaresto ang suspect na si Jake Villamor. Na may warrant sa kasong theft dahil sa pagninakaw sa Lucena at mga karating bayan. Hindi huminto doon sa checkpoint na established nila kaya nagkaroon ng habulan. Hanggang masukol itong tao na to, medyo nagkaroon lang ng resistance kasi ang tagal niyang buksan yung pintuan. Sa Bacoor, Cavite naman, arestado sa kanyang tinutuluyan si Romar Halea na wanted sa kasong pagninakaw. Kasong theft at attempted homicide naman ang kinakaharap ng suspect na si Randy Maiso na matagal nang tinutugis ng Bacoor Police. Sa kabuuan, aabot sa 128 ang naresto ng Calabar Zone Police na may kasong robbery, carnapping, theft at estafa mula November 1 hanggang December 6 ngayong taon. Atin pong in-account yung mga kaso na yan and inactivate natin yung mga tracker team. We are committing the entire police force of Calabar Zone para huliin itong mga most wanted na ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 horas. Wala rin kawala sa pulisya ang lalaking nagtago dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ang naging susi sa kanyang pagkahuli, pulis na nagpanggap na masahista. Narito ang aking eksklusibong pagtuto. Ilang saglit na pag-aabang lang at lumabas na sa kainang ito sa Quezon City ang target ng mga pulis. Dinakip si Romeo Quizon Jr. sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong illegal possession of dangerous drugs na isinampa sa San Mateo Rizal. Nagtago ito sa Quezon City pero napalutang ng CIDG dahil sa pain. Gumamit pa tayo ng police woman dito para magpanggap bilang isang masahista. Pinagat naman ng ating accused. Patuloy namin sinisikap na makuna ng panig ang suspect na nakapaglagak na ng piyansa kahapon, sabi nito sa pulisya. Sa kanyang defense, sinasabi niya na ay nilagay lang yung
droga sa kanya, pero siyempre alibay niya yon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Narito ang update sa presyo ng mga produktong petrolyo, may inaasahang rollback sa susunod na linggo. Mahigit piso at 50 sentimo yan sa kada litro ng diesel at gasolina, habang mahigit piso sa kerosene base sa 4-day trading, sabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad sa panayam sa kanya sa Balitanghali. Posibleng bumaba pa ang presyo ng petrolyo hanggang matapos ang taon dahil sa inaasahang oversupply hanggang unang bahagi ng 2024. Maliban na lang daw kung matuloy ang planong pagbabawas ng produksyon ng mga bansang miyembro ng OPEC+. Susunod, exclusive. Dating pulis na pumatay umano sa nakapikunan niyang kabaro, arestado. Ang payo ng mga eksperto para iwas high blood ngayong kabi-kabila na ang mga handaan. Sa pagbabalik yan ng 24 Oras. So ito na. Sobrang interested ako talaga. Yung love life mo. Ang sabi mo sa akin, ang kwento mo sa akin is yung husband mo is actually your childhood sweetheart. Yes. Actually, he's not my husband yet. Pero tawag ko sa kanya, husband. Hubby. Kasi we're partners in life naman na talaga. And doon naman din kasi papunta yun. Diba? Oo naman. Oo naman. He is the best friend of my brother. And kilala ko na siya. Kilala na namin siya ng buong family ko ever since we were 6-7 years old. No way. Yes. As in, yes. Talagang kalaro mo, ganon? Yes. As in, ganun yung level? First crush, first love ko siya. Na I want to play with my brother. I want to be with my brother kasi dito sa house. Parang ganon. And hanggang sa high school, crush ko siya. Pero kasi he saw me as a sister. Kasi best friend niya, di ba, yung kuya ko. So ayaw niya masira yung friendship nila. When we grew up na. And then lagi na lang parang nasaktan ako. So niligawan niya ako siguro magka-college na ata. Kasi sabi ko sa kanya, no, you're just like my brother. Ah. Ganong effect. May ganong... So yun na nga, yun yung tanong ko. Kasi di ba yung mga childhood sweethearts natin, or so to speak, yung mga nakalaro natin nung bata tayo, pag naging teenager tayo, di ba parang nagiging friend zone agad. Oo, karamihan. Ako yung friend zone. ikaw yung unang friend zone. Ako, kasi syempre naiintindihan, ngayon ko lang naman syempre naiintindihan na parang mas importante kasi yung friendship niya with my brother, yung best friend niya. And ayaw niya pa sila yun. And I understand that. Pero siguro at that time, syempre na-hurt ako. Crush ko siya, di ba? Oo. Medyo dinamdam ko yun hanggang sa paglaki ko. Pero teka muna, paano nag... cross yung paths ninyo ulit? Kasi every time may parang lagi na lang may boyfriend ako, may girlfriend siya. Hindi nagtutugma, tapos hindi kami masyado nag-uusap. Siguro kasi like ako, naging awkward ako sa kanya. Ganun nangyari. Pero every time na magkakausap kami, hindi kami single pareho. So walang friend zone pa din siya. And then may time na we were both single. And then ako mismo yung nagsabi sa kanya na parang, bakit nga ba hindi na lang tayong dalawa? Wow. Na parang nagkataon na we were both single nga and then nagkausap kami. And then it just clicked na ang ganda nung timing ni God kasi parang ang dami ko na napagdaanan sa relationship. Ang dami na yung napagdaanan sa relationship. And nakita ko, we both saw each other in different relationships, diba? So walang tinatago or anything. So nung yun na nga, nagkausap kami, biglang it just went there. It tuloy-tuloy na siya na, oo nga no, nasa tabi ko lang pala yung true love ko or nasa tabi ko lang talaga yung forever ko. Kung saan-saan pa ako tumitingin, nandiyan lang pala siya. So, pero kasi, di ba parang minsan pag sinabi mo,
there's some pinch of awkwardness. Kasi syempre, di ba parang, naku, bagets pa lang ako, kilala ko na to. Or di ba, friend ito nung brother ko, or yung mga ganyan. So, wala naman na awkward sa inyo, obviously. Wala na, kasi matanda na kami. He's 33 and I'm 31. So, parang naisip namin, bakit nga ba hindi tayo? Bigla naging mature na yung usapan. Ang tagal na natin magkakilala. We both like each other ever since. The friend zone lang tayo. At yung family nyo, no? Parang ingrained na sa isa't isa. Yeah. Kasi siya yung tipong papasok sa house, kukuha ng pagkain sa ref, okay lang. Oo. So, wala nang ano, wala nang adjustment period. Nothing. And there's no secret sa amin kasi he's part of the family. So, he saw everything I went through. My brother, my mom, my dad, alam niya lahat. So, nung naging kami, kulang na lang, yung mom and dad ko talagang parang... Magtatalon sa tuwa. Oo, ganon. As in, legit, ganon. Sobrang tuwan-tuwa sila. Kasi bata pa lang kami. Kami na yung pinagsasamang dalawa. Yung parents. Oo. And parents niya. Yun. Oo. Pero alam mo, ang ganda, no? Kasi the way I see it, parang pre-prepare talaga kayo ni God. Yes. For each other. Yes. I mean, to be with other people, to explore... Yes. 'Di ba? Pero ang maganda noon is parang pagbalik niyo, uuwi you came home to each other pa rin. Yes, actually yun nga yun eh. He is my home. No. So nung kasama ko na siya, I felt at peace. I'm not thinking of anything. Walang selos, walang questions. Mm-mm. Ito na yon. This is where I belong talaga. Pero I think it also took years for us to know each other kasi 'di ba ang dami naming ups and downs. Yeah. Friend zone, nakita ko siya with another girl, nakita niya akong another guy. So, may sinasan daw ba noon nung mga panahon na yon? May mga palihim na selos. Oo. Kaya siguro it was awkward for me. Mm-hmm. Oo naman, syempre. Pero syempre, ano naman ako, happy naman ako for him nung he was in a relationship. Charot. Charot. Pero happy din ako kasi syempre may boyfriend ako. Ang ano nga lang doon, lahat ng boyfriend ko, kilala niya, naging friend niya. So, tama ka din sa sinabi mo, Nelson, na parang it was God's way to prepare us for each other. Life hasn't been easy lately, so we're here to make your day, featuring amazing, funny, and heartwarming stories to bring you something bright and sweet and get you dancing through tough times. Simple joys that remind us of the many reasons. Kabi-kabila na naman ang mga handaan habang palapit ang Pasko. Sarap sulitin. Pero dapat magpigil ayon po sa mga eksperto. Ang dahilan sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Mga panulak, sabayan pa ng putok-batok na mga pulutan at pika-pika. Solve na solve ang tropa sa piyesta sa barangay na ito sa Balut Tondo, Maynila. Kahit na nakaka-high-blood, hindi po maiwasan talaga. Masarap eh. Masarap yung bawal. Bilang kasiyahan po sir, kahit ano po, kainin natin yan. Ang mga ganitong kainan at inuman, malamang na parte rin ng sunod-sunod na Christmas party at reunion hanggang magpalit ng taon. KJ na kong KJ, pero hinay-hinay, lalo na kung kay diabetic o high blood. Nagpaalala yan ang isang doktor sa puso. Sobrang tamis at sobrang alat po, yan po talaga ang ipinagbabawal na natin sa Kapaskuhan. Pangontra naman ng ilan, basketball po, para may labas lang din po yung mga nainom naming alak. Exercise sa basketball, para makakontrol naman yung sa high blood, para mawala. Ang mga bagay na karaniwang sinasabi natin sa ating mga sarili, mga dahilan, katwiran at palusot tuwing tayo nakakainom o napapakain, hindi katanggap-tanggap kay Doc. Meron po tayong mga kinakain na kapag na-store po sa katawan natin, nandun na siya forever. So, ang nababurn lang po kasi ng ating pag-exercise eh yung extra sugar, extra calorie. Pero kapag ang kinain po natin talaga ay kumapit na sa ating ugat tulad ng cholesterol, ano po,
kahit ano pong exercise po natin, hindi na po matatanggal yun. So it's not safe to assume or to think na nag-exercise naman ako. So pwede akong kumain ng kahit ilang lechon o kahit ilang hamon o kahit ilang barbecue. Payo ni Doc, sa bawat party na ating dadalawhan, moderation. Katamtaman lang, unti-unti ang pagkain. At hanggat maaari, huwag puro karne. Kumain din ng prutas at gulay. Ang alak, makapawine, beer o hard man yan, alak pa rin at may taglay na alcohol. Kaya para sa kalalakihan, hanggang 2 bote ng beer lang. Sa kababaihan naman, 1 bote lang. Ang epekto po ng sobrang alak ay pwede pong mangisay o manginig yung puso. Kaya po iniiwasan po natin yung mag-binge ng alcohol. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! From being Miss U Philippines, ganap na raw na Ateger o ating manager si Michelle D sa kanyang heartthrob bro na si Abraham. Todo support din siya sa pelikula na kanyang bestie na si Rian Ramos. Makichika kay Lars Santiago. Kung si Rian nagpa Miss Universe 2023 viewing party para sa best friend na si Miss Universe 2023 top 10 finalist Michelle Marquez D. Equal support naman ang ibinigay ni Michelle with Max Collins sa premiere night ng pelikula ni Rian with Paulo Contis na Ikaw at Ako. Thank you talaga guys. I love you so much and you know that I'll always be there to support you guys also in everything that you're doing. But thank you for being here for my premiere. You're the best. May kanya-kanyang pinagkakaabalahan ngayon sina Rian, Max at Michelle. Bukod sa movie, pinaghahandaan na ni Rian ang pasabog niyang role sa Encantadia Chronicles Sangre. Si Max sa MMFF movie niya sa ilalim ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang Firefly. At si Michelle sa special role niya sa Black Rider. Before competing kasi hindi po talaga ako nagmomotor because I don't want any freak accidents. But I'm very excited to be back on screen doing a genre that I love with a cast that I also love and admire. Sa kabila nito, tuloy na tuloy raw ang Christmas plans ng tatlo. I'm very excited for Christmas because, well, one, I get to rest and I get to spend it with my family and also my best friend, Bianca King. Magbubarakay kami ng family ko with Sky, so I'm excited about that. Makaka-uwi ako sa island and makakapagpahinga ako from work, from city life. Bukod sa pagiging supportive friend, supportive ate rin si Michelle na ateger o ate at manager sa nakababatang kapatid na si Abraham Lawyer na tumatawag ng matinding atensyon ngayon sa showbiz. We have the same mindset. If an opportunity presents itself, then that's when we assess and try to figure out if it works in his career path or his life. It's just a matter of whether he'll stay here in the Philippines or go back to the US. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. At abangan! Pagkakatabing pasyalan na mayaman sa kultura at hitik pa sa makukulay na pailaw. Ang long weekend holiday gawing sulit at makabuluhan sa binuksang Noel Bazaar sa Alabang. At ang daang-daang batang napasaya sa kaarawan ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Mabilis magbago ang mundo at ang daming naiisip ng tao. Hatid ng Next Now ang latest sa science and technology. Maging updated sa groundbreaking inventions. Hello there. At mga makabagong solusyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Actually creates a huge impact. Tunghayan ang episodes online dahil sa GMA News Digital. We show you what's next now.
Mga kapuso, tila time travel sa kalip na long travel ang sinulit ng marami sa unang araw ng long weekend. Posible yan sa Intramuros kung saan pwedeng magkalesa at magbigis Filipiniana. Yan at iba pang mga kalapit na pasyalan sa live na pagtuto ni Joseph Moro. Joseph! Emil, dito sa Maynila, tabi-tabi lamang yung ilang mga pasyalan pero iba-iba pa rin naman yung pwede niyong gawin para sa long weekend at kahit sa Kapaskuhan. At nauna na kami na bisitahin ang ilan sa mga yan. Long weekend kaya patok ang mga pasyalan tulad sa Intramuros sa Maynila. Andyan syempre ang Manila Cathedral. Sakto dahil may misa para sa Feast of the Immaculate Conception na tinempohan ni na Lola Elsa na galing pa ng Samar. Dito rin kami papasko. Ang mga seminaristang ito galing Vietnam ay bagong bisita sa Pilipinas. Kaya hindi syempre pinalampas ang pagsakay sa ating mga kalesa. Philippine country is beautiful. 1,000 pesos kada limang tao ang renta sa kalesa pero pwede rin Lamborghini. Hindi ko let Lamborghini but this is pedicab. We are very happy pag Pasko dahil marami pong masyal dito, magkakaroon kami ng trabaho. Bukod sa Manila Cathedral, pwede rin pasyalan ang kalapit na San Agustin Church. Sa mga mahilig sa mga OOTD, swak ito pang story or reels, tila throwback sa panahon ng mga Espanyol. Malapit lamang sa Intramuros ang isa pang patok na pasyalan. Kung naghahanap kayo na mapupuntahan ngayong weekend at ngayong Kapaskuhan, syempre classic ang Luneta. At ngayong Disyembre, maraming mga aktibidad na naka-line up dito na pwede niyong puntahan ng libre. Sina Nanay Aurora, dito na nag-bonding. Kasi walang pasok eh. Pinashare namin itong bata. Tuwing hapon, may fountain light show. Bukas nga may mga cultural shows na ng alas 6 ng gabi at sunod-sunod na ito hanggang magpasko at bagong taon kung saan meron din silang New Year countdown. At para kumpleto ang Christmas spirit, sa Mehan Garden naman sa Maynila may Village of Lights. Meron din silang skating rink para sa mahilig mag-rollerblades. Iminitong Village of Lights hanggang January 1 na ito at pwede na kayong humabol. Ang operation nito ay mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Emil? Maraming salamat, Joseph Moro. Ibinaba na sa level 2 ang alert status sa Bulkang Mayon matapos ang 6 na buwang pananatili sa level 3. Ayon sa FIVOX, hindi dapat magpakampante dahil namamaga pa ito at mataas pa ang level ng ibinubugang sulfur dioxide. Mula naman sa red alert, ibinaba na rin ng Office of Civil Defense Bicol sa blue alert ang pagbabantay. Sa kabila niyan, ipinagbabawal pa rin ng mga otoridad na lumapit sa bulkan, lalo sa 6-kilometer radius permanent danger zone nito. Nabuhay ang pag-asang nakaligtas ang pasahero ng bumagsak na Piper plane sa Isabela. Sa pahayag ng Isabela PDRRMO, sinabing narating ng mga rescuer ang crash site at natagpuan doon ang labi ng pilotong si Captain Levy Abul II sa crash site. Pero wala roon ang pasaherong si Irma Escalante. May nakita pa ang mga rescuer na isang makeshift na silungan malapit po sa crash site na pinaniniwalaang itinayo ni Escalante. Pinaigting ng mga rescuer ang paghahanap sa kanya. Nag-deploy na rin ng mga K-9 unit sa crash site. Ipinaalam na ng Pilipinas sa China ang insidente ng pagbangga ng Chinese vessel sa isang Pilipinong bangkang pangisda sa Palawan, Occidental, Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, sumulat na ang safety officer ng PCG sa China para obligay nitong imbestigaan din ang insidente. Dapat daw mapanagot ang tauhan ng barko ng China kung may sapat daw na ebidensya. Pero ayon sa PCG, walang kinalaman ang naturang insidente sa issue sa West Philippine Sea. Tumaob ang fishing boat na FBCA Ruel J sa dagat ng Palawan nitong Martes matapos mabangga ng isang Chinese bulk carrier. Hindi huminto ang barko ng China na na-monitor kinalaunan sa Cebu Strait sa Tawi-Tawi. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Queen Ari is back? Yan ang excitement na feels ng fans kasunod ng hint
ni Ariana Grande para sa kanyang upcoming music. Sa isang post, binahagi ng Thank You Next singer ang ilang photos sa kanyang recording studio. The wait is over naman para sa Mitzi. Dahil this January na, ang comeback ng K-pop girl na ITZY para sa kanilang album na Born to Be. Happy birthday to you! After ng meaningful celebration sa isang home for the girls, fans naman ang nakasama ni Sparkle star Gabby Garcia sa nagpapatuloy niyang birthday celebration. At naging emotional pa si Gabby na grateful daw sa fans. Abangan kung paanong nilevel up ng ilang kababaihan sa Malabon ang kasabihang may pera sa basura. At sa binuksang Christmas Village sa Pangasinan, ano-anong atraksyon kaya ang mapapasyalan? Walang patid ang pagtutok dito lang sa 24 Horas. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang mayalam. Stay updated with Nelson Canlas. Nabasted ka na ba? No. Oh, ako with confidence, ha? The online source for anything showbiz. Teka muna, Ray, ha? Meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Oh, ay! The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Bago kong biyaka. Pakitanong po kung okay. Anong reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso, ha? Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair and be grateful. Updated with Nelson Canlas. Bukod sa Mega Manila, nasa 69 na probinsya at 16 na highly urbanized city sa buong bansa, ang GMA Integrated News. May mahigit 60 news teams, 12 regional TV stations, lampas 60 news stringers sa loob at labas ng bansa, at lumalaki pang bilang ng online writers at reporters. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hi, surprise guest! Hello. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Mm-hmm. Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes! Surprise guest, is that you, Kylene? Yes! Wow, tumama ako, yay! High five. Igan, grabe ka! Congratulations on your new program! Ate V! Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me to Me, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episodes streams every Thursday on major streaming platforms.
Diba po, pag nakakakita tayo ng robot, syempre mas na-excite po tayo. So that's why my interest for robotics, na-engage po dahil sa kay coach po. I-level up natin ang kasabihang may pera sa basura. Hindi lang basta kabuhayan niya ng mga kababaihang nakilala namin sa Malabon na nangangalakal ng e-waste. Ang isa sa kanila, nag-training pa sa Canada. Let's change the game and meet our ate contra e-waste. Time is running out for 2023. Pero lalong dumarami ang mga naipon nating gamit na naghihintay ulit ma-declutter. Kabilang ang ilang nakatampak lang na luma o sirang electronics. Sa Southeast Asia, pangatlo ang Pilipinas sa pinakamaraming e-waste na nasa 425 kiloton. Pero don't worry, dahil to the rescue ang ilang ate contra e-waste. Mga kapuso, dito sa Malabon may grupo ng kababaihan na ang kinabubuhay ay ang pangangalakal at pagbabaklas ng electronic waste o e-waste. Tulad ni Joanne, 47 years old at 5 years nang nangangalakal. Ate Joanne, ready na ba tayong mangolekta? Yes, sir! Mga sirang appliances, pinibili! Yun na! TV! Binili namin to ng 50 pesos. Kita mo naman, oh. Thank you! Ang ventilador na bili natin siya for 20 pesos. Tapos, itong washing machine, yung pinakamalaki nating haul today, binili ni Ate Joanne niya ng 80 pesos. Ngayon, oras na para baklasin ang mga ito at mapagkakitaan. Gano'ng kalaking tulong to sa panggastos ninyo? Yung pang-araw-araw namin gastos, katulad ng pagbili ng ulam. Pag nakapakyaw po kami, bisa po, nakakabayad kami ng lahat ng bill namin. Nang araw na iyon, 320 pesos ang kinita namin ni Joanne sa pangangalakal. Pero paano nga ba masisiguro ang kaligtasan ng mga nangangalakal ng e-waste? May tamang paraan pala ng pagbabaklas. At itinuturo yan ng United Nations Industrial Development Organization o UNIDO at ng DENR. Nagbukas din sila ng Community-Based Treatment, Storage at Disposal Facility o TSD kung saan pwedeng ibagsak ang hazardous waste. Pero tatlo pa lang yan nationwide at mga lumang TV pa lang ang tinatanggap kaya kailangang i-expand. Going into the sustainability phase, kukuha na kami ng mga iba't ibang mga household items. Sila yung beneficiary nitong proyekto. Para hindi na magbaklas doon sa lugar nila, sila na ang mag-ooperate dito. Tuloy-tuloy rin ng training. Kaya si Ate Joanne, pinadala nitong August sa International Forum Waste sa Canada for free. Mga kapuso, malayo pa ang bansa sa ideal e-waste management. Pero tayo mismo, pwede nating masiguro kung saan yung mga lugar at paraan para ma-dispose sa mga ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Maaga ang pamasko sa mahigit 100 nakulong sa Manila City Jail. Pinalaya na sila, kaya muling nakapiling ang mga mahal sa buhay. Ang masaya nilang mga reunion, tinutukan ni Sevi Castillo. Sa nakalipas na 6 na buwan, laman ng Manila City Jail ang 66 na taong gulang na ina na itatago namin sa pangalang Laila.
Nakulong kasi ang anak niya na dinampot ng mga otoridad noong Mayo dahil sa droga. Yung nakulong po siya, na ano po, kinakabahan po ako dahil nakulong po siya. Naano po siya, nandiy ako makatulog. Pero ngayong hapon, hindi lang basta pagdalaw ang ipinunta ni Nanay Laila sa Piitan. Ngayon kasi, ang araw na kanilang pinakahihintay. Sa loob ng Manila City Jail, namumutawi ang mga palamuti ng Kapaskuhan. Dama sa loob ang magkahalong inip at pananabik. Dalawang tauhan ng BJMP ang nagmamadali papunta sa chapel. Patong-patong na papeles ang kanilang buhat-buhat. Ang mga ito, ang case folders ng 141 persons deprived of liberty o mga bilanggo. Sa araw na ito kasi, hindi na kulay dilaw na para sa mga detainee ang suot nilang damit, kundi kasing puti na ng mga sertipikong ipinamahagi sa kanila. Ano po yung papel na yan? Nagpapatunay na kami ay laya na. Sa loob ng chapel, itinuro sa amin ni Nanay Laila ang kanyang anak na si Donato. Sa maiksing programa, may pabaong bilin ang warden ng Manila City Jail. Pagbasdan nyo na yung mga nagtataas ang pader na nakapaligid sa atin, sana. Mga ako kayo sa sarili niya, ito na yung ulit pagkakataon na papasok kayo dito. Mag-aalas 3 ng hapon, sa hudyat ng warden, bumaha ng luha sa loob ng kapilya ng Manila City Jail. Hindi mo na po patatagalin. Mga kapamilya, tumayo na po kayo. Yakapin nyo na po sila at iwin nyo na po sa bahay nila. Sige po, magkakalapo po. Natutulog na tapos ang si Nanay Laila, pag-akay sa braso ang salubong sa anak na sa wakas, kasama na niyang uuwi. Papasalamat ako dahil sa magpapasko, magsasama-sama siya yung mga anak niya. Nagpaunlak naman ng panayam si Donato at pumayag ding ipakita ang kanyang mukha. Babago na po ako sa aking buhay. Ikakaribin po ang tamang gawain para sa aking pamilya. Agad na prinoseso ang papeles ng mga dating detainee para makauwi na bago matapos ang araw. Sila ang mga nakakumpleto na ng sentensya o hindi kaya ay pinalaya dahil sa good conduct time allowance. Yung pong pagsunod sa mga alituntunin ng Piitan, yung pong pag-join na sa mga programa dito po sa atin sa BJMP, ito po ay nagresulta sa pag-award sa kanilang good conduct time allowance. Agad po natin pinareview lahat po ng mga kaso nila and marami po tayong nakita na mga PDL po natin na mga records nila na maaari na pong palayain. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo nakatutok, 24 oras. Masayang napa-flashback Friday ang 70s tandem ni Vilma Santos at Christopher De Leon sa kanilang career kung saan jam-packed ang kanilang schedule. There was one point, dalawa yung tatlo ginagawa namin. Sabay-sabay, minsan pag nagkikita kami na sa set ni Yetbo. Sino ba tayo? Sino nga tayo rito? Sabi ni Ate V, it's time to enjoy life. Kaya hindi na lahat ng offer na proyekto ay magagawa niya unless magugustuhan at kakayanin ng Star for All Seasons. Goals din ni Boyet na ma-enjoy ang life ng stress-free next year. Grateful daw sila na tila hindi sila pinaghiwalay ng destiny dahil mula sa pagiging on-screen partner, nagkasama din sila sa politika. Ang closeness at pagiging mature raw nila ang dala nila sa kanilang upcoming MMFF entry film na When I Met You in Tokyo. At huwag palampasin! Higanteng Christmas tree! Pinailawan na sa San Juan sa pagbabalik ng 24 oras. Ang pinakabago, pinakamahalaga, at pinakamalaking mga balita sa loob at labas man ng bansa. Atid ng News Authority ng Filipino mula sa telebisyon, online, at radyo. GMA Integrated News Bulletin.
Keep up with non-stop in-court action with GMA Sports. Catch the latest sports news here and around the globe. Be thrilled with conversations about the finest athletes and sports personalities. It's a good yes! Ed Mamuski with a 1-2! It's now down to just 6. And never miss a beat on the latest hard-court drama. We'll bring you stories behind each point and victory, one play at a time. Follow our official social media handles for your daily fix of hype and adrenaline. Online, GMA Sports! Bihirang kaso po nito dahil ito po ay nangyayari lamang sa TikTok. Nung naagaw po ang cellphone niya, naagaw naman niya yung susi at tinakbo naman niya yung motor ng snatcher. Hindi nakaka-guilty na pagsa-shopping, baka mo. Yan ang alok ng nagbabalik na Noel Bazaar sa Alabang, Muntinlupa, kung saan nakapamili ka na ng panregalo, nakatulong ka pa sa kapwa. Nakatutok si Oscar Oida. 3, 2, 1! Yeah! Ikatlong leg na ng Noel Bazaar ngayong taon ang idinaos dito sa PhilInvest 10 sa Alabang, Muntinlupa. Pero same vibes and energy ng naunang Noel Bazaar sa Okada, Manila at sa World Trade Center.
dami pa rin choices para sa inyong mga Christmas shopping needs. We have over 250 merchants and some of them are some of the same merchants from the previous lives but also some are new merchants. Pinangunahan ang ribbon cutting ni Muntinlupa Mayor Rufy Biason, Noel Bazaar Organizer at Cut Unlimited Incorporated President Mayos Gozon Bautista at Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Naroon din ang Kapuso Star at Noel Bazaar Ambassador na si Rian Ramos na may baon pang mga damit para sa celebrity ukay ng Kapuso Foundation na tampok din sa Noel Bazaar. I had a dinner party in my house and isa sa mga guests ko si Shuvi Entrata. Nabuhusan niya ng wine yung kanyang white dress kaya ito yung pinasuot ko sa kanya. Nagamit ko pa siya one time and now it's lived a full life. And it can live another life with someone else. Host naman ang Sparkle Artist and National Athlete na si Maureen Shriver. Habang namimili ng mga paninda tulad ng mga pabango, damit, Christmas decors at mga sapatos, may mga haharana sa inyo ng Christmas carols. Feel na feel ang Christmas spirit dahil sa bawat bibiliin, bahagi ng bayad mo ay mapupunta sa mga tinutulungan ng Kapuso Foundation na mahigit 20 dekada ng partner ng Noel Bazaar. Noel Bazaar proceeds are usually used to fund mga school aid projects of GMA Kapuso Foundation. At saka yung mga tulay din natin, natulungan din yan, no? Kasi yung mga tulay natin, tinatayo natin yan sa mga lugar. Tatagal itong Noel Bazaar dito sa Philinvest 10 hanggang December 10. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nasunog ang ilang tindahan sa Baclaran kaninang madaling araw. Problemado ngayon ang mga stall owner dahil ang paninda nila, inutang lang daw nila. Tinutukan niya ni Bam Alegre. Sumigla ba sunog sa hilera ng mga tindahan na ito sa Baclaran, Pasay, pasado alauna ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Pasay, 10 hanggang 15 stall ang apektado sa sunog. Naapula ang apoy wala pang kalahating oras. Tumambad ang maraming nasunog na paninda ng mga vendor. Ang tinderan si Irene Dalupang na patulala na lang. Hindi ko talaga inaakala na ganito lahat. Ang akala ko po ay may kahit ba paano may sasalba kami. Kasi, siyempre... Siyempre may mga utang kami na babayaran tapos ganito yung nadat na namin. Tinatayang nasa 12,500 pesos ang pinsala ng sunog ayon sa BFP. Pero ayon sa mga nagtitinda, hindi lang yun ang halaga ng kanilang paninda. Hinagpis pa ang inabot nila, ipinangutang lang daw nila kasi ito. Hindi naman maliit ang halaga niyan. Panay utang din sa 5-6 yung halaga niyan eh. Million po ang pinuhuna namin dyan pero yun po ay utang pa. Ngayon po, namumroblema kami kung paano po namin babayaran yung pinuhuna namin na inutang namin na nasunog po yung paninda namin. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa nangyari sunog. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Up next, ang Kapuso programs at personalities na humakot ng parangal sa Anak TV Awards. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Hatid namin ang balita sa umaga, tanghali, hapon, prime time, late night, at sa lahat ng oras ng broadcast. Inaabot ang lahat ng sulok ng Pilipinas, ang pangunahing newscast ng GMA. 24 oras ay siya ring nangungunang TV program. Sa buong bansa, kinikilala ang newscasts ng GMA Integrated News ng prestigyosong award-giving bodies sa loob at labas ng bansa, kabilang ang Peabody Award para sa ating coverage ng Super Typhoon Yolanda. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Thank you.
hatid namin ang balita sa umaga. Natagpuan na ang dashcam ng bus na nahulog sa Antique kung saan 18 ang nasawi. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Narecover na ng Vilacar Transit Incorporated ang dashcam ng bus na nahulog sa bangin sa Hamtik, Antique. Pero ayon sa bus company, wasak na ito at hindi na mapapakinabangan. Basta to say na ano siya, wasak. So we cannot do something about it. We were able to find it, yun talaga, wasak. Inirekomenda ni Antique Governor Rodora Cadiao sa Department of Public Works and Highways na ipasara ang daan kung saan naganap ang aksidente para maiwasang maulit pa ito. I think it's about time that we have to finally address, close and abandon that section of the road and make another road para mabigyan na ng peace ang mga namatayan dyan. Bukas naman ang DPWH 6 sa mungkahay ng gobernador, ngunit umalma si DPWH 6 Officer in Charge Engineer Sunny Boy Oropel na parang ang ahensya ang sinisisi sa nangyaring aksidente. So why put the blame on the roads? Existing na dalan. Pero anong natabo sa series? Ginlapos yan doon kabaryer eh. So, why put the blame sa DPWH, sabi? 18 kataong namatay sa aksidente. Sa 6 namang critical kahapon, 4 pa ang masusing tinututukan habang nasa maayos na kondisyon naman ang 2 pasyente. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, One Western Visayas, nakatutok 24 oras. Noong paman, nasa puso na ng CEO at chairman ng GMA Network na si Attorney Felipe Gozon ang pagtulong sa kapwa. Sa tuwing may kalamidad, suportado niya ang agad na feeding program ng GMA Kapuso Foundation sa mga apektadong lugar. At ngayong kaarawan niya, happy birthday po sir, tuloy-tuloy ang kanyang pag-share ng blessings sa pamagitan ng pagpapasaya naman sa mga bata sa Guimaras Island at Kalinga. Ang putikang daan para makapunta sa kanilang eskwelahan sa Guimaras Island, hindi alintana na magkapatid na Naren at Nedelin, hikahos man sa buhay. Patuloy raw ang kanilang pagsusumikap para sa pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya't masakit para sa kanilang nanay na si Nani na hindi makapasok ang kanyang mga anak kapag umuulan dahil sa hirap ng daan. Kulang kasi ang kita ng kanyang asawa na nag-uuling para sa pangangailangan ng kanyang 9 na anak. Man ang pangita si papa nila, tiyan mo lang ng panguling. Kung sino yung makakatawag sa kay papa nila nga maubra, tiyan mo na may adlaw-adlaw si papa nila nga income. Tiyan mo na ipamakal na mong pagkaon, kagpabalon sila. Si Louie naman na mula sa Kalinga, pag-aani ng coffee berry ang pangunahing ikinabubuhay. Ginagawa niya itong kaping parako na naibibenta niya ng 160 pesos kada kilo. Pero ang kita, hindi raw sumasapat para sa kanilang gastusin. Kaya kung minsan, kape na rin ang inuulam nilang pamilya. Malungkot, ma'am. Kasi nakikita mo yung mga anak mo na gusto nila pero wala. Pag-anihan ng kape, ayun, bibili ng sarap na ulam. Malapit sa puso ng chairman at CEO ng GMA Network na si Attorney Felipe Gozon, ang mga feeding program na isinasagawa ng GMA Kapuso Foundation sa panahon ng kalamidad. Buong puso niyang sinusuportahan na ang iba pang proyekto ng GMA Kapuso Foundation. At ngayong kaarawan niya, nais niyang i-share ang blessings sa ating mga kapuso. Nagsagawa tayo ng feeding program sa Guimaras Island at Kalinga, kung saan 1,000 bata ang nagsalo-salo sa spaghetti at fried chicken. Happy birthday, Attorney Felipe Gozon! God bless! Ang ang karawan, Attorney Felipe Gozon! Mabuhay po kayo! O,
sa mga hahabol sa long weekend bakasyon o di kaya ay magki-Christmas shopping na ngayong weekend, huwag pa rin kalilimutang magdala ng payong bilang proteksyon sa init at ulan. Ayon po sa PAGASA, patuloy na nakakaapekto sa extreme northern Luzon ang northeast monsoon, habang easterlies naman sa malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Ang dalawang weather system na ito ay magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Batay po sa datos ng Metro Weather, posible ang pulupulong pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ngayong weekend. Ang mga pag-ulan po na yan ay posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Patay ang isang drug suspect sa Bacoor, Cavite matapos daw tangkaing tumakas sa mga pulis na nagaay ng arrest warrant. Kitang nakipaggabulan pa ang suspect sa isang pulis sa bayhagis ng granada sa kalsada. Nang maabutan, nakipagbuno pa ang suspect at tinangkang agawin ng baril ng pulis na nagresulta sa pagputok nito. Patay ang suspect habang nagtamo ng mga sugat ang humabol na pulis. Naalis naman na raw ng mga otoridad ang inihagis na granada ng suspect na sa kabutihan palide hindi po sumabog. Singtamis ng Simoy Pasko ang tema na isang pasyalan sa Pangasinan. Meron ding higanting Christmas tree noon. At yan ang tinutukan live ni Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joanne? Mel, marami nang atraksyon ang pwedeng pasyalan dito pa lang sa Capitol Grounds ng Lingen, Pangasinan. Sa taas nitong 50 talampakan at sa dami ng kumukuti-kutitap nitong ilaw, talaga namang mapapatingala ka sa Christmas tree ng Kapitolyo ng Pangasinan. Di rin malilimot ang diwa ng Pasko sa pinailawan ding bilen sa tabi nito. May mga dekorasyong pampasko rin sa bawat gusali sa Kapitolyo. Dahil sa malapalasyong konsepto, kanya-kanya ng selfie at litrato ang mga pumasyal. Napasente rin ang marami sa Children's Christmas Village, kung saan merong giant gingerbread house. Nafe-feel namin na parang bata kami ulit. Saka syempre, very busy sa work, so maganda rin na sometimes makakita ng ganito. Noong unang panahon, hindi namin naranasan yung mga ganyang mga decorations po. Pero ngayon, nakikita po namin na yung mga bata ang saya-saya nila pag nagpapapicture dyan. At kung bitin pa, pwede ring busugin ang mata sa Candyland-inspired Christmas Village ng Manawag. Mula sa 30-foot Christmas tree na napalamutian ng giant sweet decoration gaya ng candies, donuts at cupcakes. Nakapalibot din sa plaza ang makukulay na giant lollipops at gingerbread, maging ang kanilang Belen Candyland-inspired din. Meron pang free ride sa loob ng plaza. Balik naman dito sa Children's Christmas Village, ang talagang dinarayo dito tuwing gabi, itong artificial snow show na gustong-gusto nga ng mga bata at mga may edad na rin, Mel. Bukas nga itong Christmas Village at artificial snow show tuwing alas 6 ng gabi hanggang 12 midnight. Mel? Merry Christmas at salamat sa iyo, Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. May pinailawan na ring higanting Christmas tree sa San Juan City. Ang ilang taga roon, hindi napigilang mapariminis sa mga nagdaang Pasko. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky! Feel na nga ang Kapaskuhan dito sa San Juan City. At dito po sa lugar na ito, yung makasaysayang pinaglabanan shrine, nagtipon-tipon ang mga taga San Juan. 5, 4, 3, 2, 1, Merry Christmas, San Juan! Kasunod sa pagliwanag ng higanteng Christmas tree sa harapan ng San Juan City Hall, ang pagliwanag din ng kalangitan sa fireworks. May live performances din na in-enjoy ng mga taga-San Juan. Ayon sa City Hall, pinatapos muna ang Bonifacio Day bago ang paglalagay ng mga decor at pag-iilaw bilang paggalang sa bayaning nakipaglaban sa kalayaan dito mismo sa syudad. Pero ngayon, nagbagong bihis na ito. Maraming nagtitinda ng mga pagkain, damit at iba pa. Marami sa mga nagpunta ay kasama ang buong pamilya, kabarkada, kapitbahay at mga katrabaho. Ilan sa amin nakausap, hindi maiwasang maalala yung ilang nagdaang Pasko sa panahon ng pandemya. Last year po kasi may pandemic po, kaya
Kami po, hindi po kami nakakalabas ng bahay. Namiss ko po yung Pasko po, yung wala pa pong pandemic, yung nangangaroling po kayo, sinumalabas with friends, tapos kumakain po ng Christmas foods. Pil na po ang Pasko kasi yung mga tao, marami nang namimili at saka maraming tao sa paligid na nagsasaya, lalo na dito sa shrine. Konting kasiyahan lang din po. Para po kasing bumabalik kami sa pagkabata. Vicky, nagpapatuloy nga ang kasiyahan dito sa San Juan City at sa harap yan mismo ng Christmas tree na 40 feet ang taas at may libo-libong LED lights. Ayan mga kababayan natin. At yan po ay matutunghayan ng ating publiko hanggang January 3. Vicky? Wow, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mariing itinanggi ng inireklamong dating SK chairman sa San Juan City ang reklamong acts of lasciviousness laban sa kanya. Sa isang text message, sinabi ng dating SK chairman na si Jover Sagara na maraming saksing makakapagpatunay na hindi niya binastos ang babaeng complainant na isang SK kagawad. Sa korte niya raw ilalakad ang version niya ng katotohanan. Kahapon, dumulog sa San Juan Police ang complainant para isumbong ang umano'y pambabastos at pagbabanta sa kanya ni Sagara sa mandatory training para sa mga SK kagawad noong November 30. Halos tatlong linggo pa bago magpasko pero nagmahal na po ang lechon sa sikat na bilihan sa La Loma. E kung magkano, alamin sa pagtutok ni James Agustin. Maaga sa La Loma si James para bumili ng lechon na ibebenta raw niya sa bagong baryo ng Caloocan. Patok daw ito sa mga mamimili, lalo pat kaluwat ka na ng Christmas parties. Sideline lang sir, para kumita kahit na konti lang. Eh, siyempre, sa hirap ng buhay, kailangan may konting diskarte tayo. Si Aling Brenda, bumili rin ng lechon na pagsasaluhan daw sa Christmas party sa Batangas. Mas masaya ang Christmas party kapag may lechon, kahit tumataas ang presyo. Susulit naman. Oo naman. Double celebration naman ang rason kung bakit bumili ng lechon si Robert. Para sa Christmas party at birthday ng kanyang kumpare. Bumili kami para doon sa mga tao niya. Para maging masaya naman yung Christmas party as tsaka yung birthday niya. Simula raw nang pumasok ang Disyembre ay bahagyang tumaas na ang presyo ng lechon. Nasa 7,500 pesos hanggang 17,500 pesos, depende sa laki. May mabibili rin na per kilo sa 1,200 pesos. Ang sinasabi lagi na anak ng biyahero, yung sa gasos nila, doon nila binabase, pinapatong na nila sa baboy yun. Sobrang gasos talaga. Yung sa permit, gasolina, yun ang ano nila sa atin. Posible pa raw tumaas ang presyo lalo na sa bisperas ng Pasko. Ngayon pa lang daw kasi ay marami ng order. Hindi pa stable ang presyo ngayon. Dahil kasi ang depende sa dating ng baboy. Tsaka sa ano nila kung magkano yung ano. Hindi magtataas din sila. Pero importante, yung may supply. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatutok, 24 oras. Pasintabi po dahil sensitibo ang susunod naming ibabalita. May nasawi na naman matapos makaladkad ng tren ng Philippine National Railway o PNR. Wala ng buhay at putol na ang kalawang braso ng matagpuan ang 65 anyos na si Danilo Capirinha sa bayang Puyan ng Gumaca sa Quezon. Sa investigasyon, naglalakad sa gilid ng riles ang biktima. Bumusina at sinubukan daw pumreno ng driver ng tren na biyahing Bicol pero inabot pa rin ang biktima na may problema pala sa pandinig. Tinatayang nakaladkad siya ng 30 metro. Ayon sa pulisya, nakikipag-ugnayan na ang PNR sa pamilya ng biktima. Nitong November 28, isa ring lalaking may problema sa pandinig ang nasawi matapos masagasaan ng tren na patungo namang Ligao City sa Albay. Up next! Ang Kapuso Programs at Personalities na humapat ng parangal sa Anak TV Awards. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Kamisis niya! Boyfriend mo kaya? Oo! Kawai-kawai sa malalamig ang Pasko, huwag kayong magalala. Nandiyan naman si Santa. Siya na bahala. 15 days na lang, Pasko na! Ho, ho, ho! Yeah! Kapag pandala sa emosyon mo. So that's gaslighting my feelings! Gaslight mo! Pira naman!
Umupo lang kayo dyan. Mag-enjoy kayo sa number one comedy show ng bansa. This is Sunday, 6:35 p.m. Dahil ramdam na ang Pasko every weekend. Gusto ko po kasi memorable po yung first Christmas gift ko po sa kanya. Ano ba yung gift yung gusto mong makuha? I have something na gusto ko talaga makuha pero... Sinabi po niya kung ano yung gusto niya. Ano? Overthink malala. Teka, matawagan nga yung Jacob na yan. Oy, oy, oy. Sa kalsada tingin ha. Baka mabangga kayo. Can relate ba ang lahat ng mga tatay? Si Jacob eh, dito natitira. Palagi nandito ha. Pepito, Manaloto, tuloy ang kwento. Ang makakatanggap po ng aking regalo ay... Sabado, 7 p.m. Muling humakot ng mga parangal at pagkilala ang GMA Network sa Anak TV Awards. Kabilang dyan ang inyong 24 Horas na ginawaran sa Household Favorite Programs Television Category at Anak TV Seal Awards Television Category. Nakatutok si JP Soriano. Pinarangalan ang 24 Horas sa Household Favorite Programs Television Category. Tinanggap ang parangal ni na Senior Vice President ng Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seva. This amplify kasi no our role no especially our GMA Integrated News hindi lang sa mga local communities but sa bansa natin that we have to deliver no responsibly the news sa pagtutulungan ng lahat ng ating platforms mula sa TV News, Manila, regional TV, radio, and digital news, eh nagagawa natin to lahat. So again, maraming salamat sa Anak TV Awards for giving us this recognition. Kinilala rin bilang Household Favorite Programs ang Abot Kamay na Pangarap, Amazing Earth, Biyahe ni Drew, Kapuso Mo, Jessica Soho, Maria Clara at Ibarra. Pati ang It's Showtime ng ABS-CBN na napapanood sa free TV sa pamamagitan ng GTV. Pinarangalan naman sa Anak TV Seal Awards Television Category 2023 ang 24 Oras, 24 Oras Weekend, Balitang Hali, GMA Regional TV News, GMA Regional TV Balitang Bicolandia, GMA Regional TV Early Edition, GMA Regional TV One Mindanao, Halabira, the GMA Live Special Coverage, Balitang Southern Tagalog, Kadayawan 2022, the GMA Special Live Coverage, Mornings with GMA Regional TV One North Central Luzon, Pit Senor, the GMA Regional TV Special Live Coverage, Regional TV News, GMA Regional TV One Western Visayas, Limitless, at Game On. Pati ang Aha, Biyahe ni Drew, Born to be Wild, I Wonder, Pinasarap, Pinoy MD, Unang Hirit, Daig Kayo ng Lola Ko, Farm to Table, I Believe, Sarap Diba, The Clash, TikTok Clock, Maria Clara at Ibarra, at Pinoy A+. Pati All Out Sundays at Amazing Earth. Pinarangalan naman sa Makabata Stars Male Television Category sina Asia's Multimedia Star Alden Richards, Allen Ansay, Drew Arellano, Michael V, Black Rider Star at Unang Hirit Co-host Mateo Guidicelli, at Pulang Araw Star David Licaco. I think I just had a dream and never stopped chasing it. So sa mga bata dito, never stop chasing your dreams. Napili naman sa Makabata Stars Female Television Category sina Abot Kamay ang Pangarap Star Jillian Ward, Sofia Pablo, Pulang Araw Star Barbie Fortesa, Asia's Limitless Star Julian San Jose at Bea Alonso. I hope na maka-inspire pa po ako sa maraming tao, lalo po sa youth. And it feels so good po that through this award, I will be able to continue to inspire and be an inspiration to many people through my craft, especially po sa mga kabataan po ngayon. Sa Net Makabata Star Male Online Category na pili, sina Ken Chan, Alden Richards at Richard Yap. Hall of Fame awardee naman for 2023 si State of the Nation Anchor Atom Araujo. Nagbigay rin ang Anak TV ng special tribute ang 24 Oras Anchor at veteranong mamamahayag na si Mike Enriquez.
may ibinigay ang Anak TV na espesyal na pakilala kay Enriquez bilang kauna-unahang Anak TV Hall of Famer. 7 years successive, siya po ay binoto ng taong bayan. Inikot po namin Pilipinas asking them, who do you think deserve to be your role model? At very proud siya na meron siyang Anak TV Seal na award because sabi niya, every time ako ay nasa radio o sa TV, naalaala ko, I owe it to the children. I owe it to the next generation. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil! Thank you, Iya. Salamat, Iya. Bago po tayo magtapos, gusto po namin ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng bumubuo ng Anak TV Seal Awards para sa mga pagkilalang iginawad ninyo sa 24 oras. Para po yan, sa dalawang pagkilalang iginawad nyo sa 24 oras, ang Anak TV Seal Award at itong pagkilala bilang isa sa household favorite programs. Ang parangal na ito'y paalala sa amin na patuloy po kaming magiging tapat sa aming sinumpaang tungkulin para po sa mga kabataan. Yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tianco. Mga kapuso, 17 days na lang Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras.